po ba ako magsampa ng kaso sa isang homeowners association kasi pinost po nila ang list of delinquent homeowners. Eh, illegally formed naman po ang homeowners association. Hindi po kami na-inform at pinoprotesta kasi namin ang exorbitant monthly dues. Ano po pwedeng gawin? So there are two things here, Attorney Weng. So, kiniklaim niya, hindi naman daw legal yung homeowners na organization sa pagkabuo. Tapos pinost yung names ng mga delinquent na mga tao sa pagnanang pabayad. So syempre, in a way, kung na-post nga naman ang pangalan doon, parang di ba, pwede matahiya ka or something. Is there something wrong with doing that? Kasi dalawang magkahiwalay na issue yan. Yung isa administrative, yung sa existence ng homeowners association. Meron ng bago ngayon, no? Kasi dati HLURB, ngayon ay i-check natin, dalawa na yan, no? Kasi yung jurisdiction ng HLURB na split na sa dalawa. Yung isa, yung kapag nagdedemandahan yung mga homeowners association members at kasama dyan yung reklamo niya as to the existence or legality of the existence of the homeowners association. And the other one is yung sa administrative requirements. So sasabihin natin mamaya yung dalawa, no, para accurate tayo. And then, doon nila pwedeng i-dulog yung existence ng homeowners association kasi maaring sa simula nagrehistro yan tapos hindi lang nakapag-renew or hindi talaga siya registered at all. In which case, ire-report nila yan doon. Okay? Para marehistro or para mabring sa attention, okay, na ahensya. Okay, that's one. Pangalawa, yung pagpaskil nung saan pinaskil? Saan pinaskil, 'di ba? Yan ba ay kasi may tinatawag tayo sa batas yung dapat mong ipaskil yung mga notices sa conspicuous places. Conspicuous. Ibig sabihin, lahat, makikita ng lahat. Okay, noticeable in public. Kasi yun ang intention, para gawing public yung notice makita. Ngayon, kung yan ba ay nasa bylaws na pwedeng silang i-publish or i-notify through publication or posting in conspicuous places. Ngayon, if they feel na na-violate yung kanilang privacy right, ito ba i-question ng data privacy? No, okay. Kasi kung ang nilagay doon ay pangalan, complete with surname, date of birth, address, other sensitive information, then maaring may basihan. Kasi si Homeowners Association ay parang processor ng data. Kasi meron siyang mga data na naka-ano sa kanya, no? Diba? Naka-ipon doon. So, tingnan nila yung bylaws. Kasi I'm sure may bylaws yan. Oo. So kung paano ba ang remedy ng isang homeowners association if there are unpaid dues. Kasi ang unang step talaga dyan is mag-demand letter. Mag-demand letter. So that doesn't require yung posting. Kasi nga nakakahiya of names sa mga sa public places yan, di ba? Pero kung nilagay naman yan, bawa sa opisina ng homeowners association, so tingnan nila kung nasa bylaws yon. Kasi baka naman nag-agree sila noon.